At ngayon po naman si Ernie Baron para Sulat Panahon. Sa kabila ng nakatakdang pagpirma ng securitization papers hinggil sa planta nuklear bukas, nagpahayag pa rin ng pag-asa si Senator Jovito Salonga na maaari pa rin pigilin ang implementasyon nito. Nagsampa ng damage suit ang Anti-Graft League laban sa ilang opisyal ng pamahalaang Aquino at Citicorp kaugnay ng Bataan Nuclear Power Project. Hiling din ng Anti-Graft League sa Manila RTC na pigilin ang signing ng bagong debt relief package sa pagitan ng Pilipinas at IMF sa New York bukas. Kabilang sa mga respondents sa kaso ay sina Stanislao Cuisha, Executive Secretary Franklin Drilon, Ambassador Sedfri Ordonez at Senator Renet Sagisag, mga miyembro ng negotiating panel. Si Nelson Alog, resistensyahang mabilanggo ng habang buhay noong Agosto 28, 1986, na RTC Branch 33 sa Iloilo City. Si Ronnie Capitulo ay assigned sa minimum security sa Iwahig Prison and Penal Farm at siya ay living out. Siya presumed na tumakas na hindi siya makapag-report sa kanyang officer.